Hello, magandang buhay sa ating lahat guys. Samahan nyo ako guys, gagawa tayo ngayon ng mango float. Ayan, ito yung recipe natin ngayon guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito gagawin at ano yung mga ingredients niya. Ito yung dessert guys na mabilis mo lang gawin at konti lang yung ingredients niya at masarap na masarap pa. Kaya hindi na natin patagalin. Let's go na guys! Hi guys! Good morning! Ayan guys, nandito na naman tayo sa ating kusina. Ayan. Ang gagawin natin ngayon guys, gagawa tayo ng mango float. Ayan. Ituturo ko sa inyo guys kung ano yung mga ingredients niya at ano paano ko siya gagawin. Ayan, pero una sa lahat guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na lang at paki-share, paki-like ang ating mga video at paki-comments na rin. At huwag natin kalimutan guys na pindutin yung bell button para updated kayo sa mga latest na video ko. Ayan, ito yung mga ingredients guys na ating kakailanganin sa ating paggawa ng mango float. Ayan, meron tayong condensed guys, ayan. At saka meron tayong mango na dalawang piraso guys, kailangan hinog siya guys at saka kailangan matamis siya para masarap ang ating mango float. Ayan, i-slice natin to siya guys ng manipis at malapad. Pero nasa inyo na guys kung paano nyo siya i-slice. Ayan, at saka meron tayong frame. Meron tayong dalawang frame. Ayan. At saka gagamit tayo guys ng kunting lemon juice. Ayan, ang lemon juice kasi guys pangtanggal umay siya. Ayan. Kunti lang guys ha. At saka gagamit tayo ng asin. Kunting-kunti lang din ang asin na ating gagamitin para hindi natin kailangan na maggamit ng maraming condensed milk. Ayan. Para maging matamis siya. At saka mayroon tayong crackers guys. Ayan. Ito yung crackers na ating gagamitin. Ayan. Ipapakita ko na sa inyo guys kung paano ko ito gagawin. Kaya hindi na natin patagalin. 1, 2, 3, go! Natin ito. Dahan-dahan mo na pagka-mix guys ha. Ayan.
Tapos gagamit tayo ng spatula. Ayan. Ilagay na natin ang ating cream. Nasa inyo na yun guys kung ilang layer ang gusto nyong gawin sa ilagay na natin ang ating mango guys. Ayan yung mango natin guys. Naka-slice na siya guys. Manipis at makakaba. Ilagay lang natin siya. Tapos, ipatong na naman natin ang ating oil. Ayan, dalawang layer lang ang gagawin natin ngayon guys. Thank you.
Ayan na guys, tapos na ang ating mango float. Ayan, ganyan lang siya kabilis gawin guys. Tapos guys, palamigin natin ito sa fridge ng isang gabi. Ayan, mas masarap kasi guys pag malamig na siya bago natin i-serve. Kaya palamigin na natin guys, isang gabi natin ito palamigin.